Good morning. Nag-wash na ako ng face, kaso lang parang... Kayla, can you please open this one? Okay. Parang un-dry. Just my goodness. So, put it down, baby. So, gonna put some moisturizer. Nag-aanhan ba? Babanatan. Kahit nasa bahay, kailangan din nagkaroon ng moisturizer. Okay. Okay, let me see what is this. Binili ko to doon sa ano. Binili, high low. Ang ganda ng mata ko. Ranic B. Boost water cream lang pala to. Hindi pa pala to yung moisturizer. Pero, at least... Hindi nagbabanatan yung mukha ko. Saan ba yung box nito? Binili ko to dun sa daughter ko. Yan. Asian product siya. Happy Skin. Asian product siya. Na ano. Ayan. Patayin ko na. Ayan. So, Wednesday ngayon. Magandang umaga. Magandang araw sa ating lahat. Magandang gabi sa mga sa andyan sa atin sa Pilipinas. Nagigising ko lang na naman. Ngayon, nag-prepare naman ng anak ko ng aming kakainin. 10:26 na. Saluto daw siya ng bacon. Luto siya ng bacon. Plus egg. At saka tinapay. Ako naman, may nabili akong parang Chinese. Nagki-craving kasi ako eh. Ayan o. Ayan. Craving kasi ako sa Chinese ano yung rice ang tag dito. Alam mo palibasa parang nasobrahan nata ako sa tulog. Masakit din ang ulo ko kaya lahat talaga ng sobra pangit. Kulang sa tulog, masama. Sobra sa tulog, sa ulo. Parang kasakit ang ulo ko. Ewan ko bang tawag dito. Pero paborito ko to eh kasi meron siyang fork sa loob. Hindi ko na mabasa yung ano. Hindi ko na mabasa kung anong laman niya. Pero may fork siya sa loob. Hindi ko na mahintay yung bacon. Kakainin ko muna to. Let's see what is this. Ang tami ko. Ba't ba ganun? Tamad ba to? Bayan. Masyadong nakatungo. Ayan. Kainin muna natin ito. Hindi kaya ko pala tinungo para pag nakita niya, pag binuksan ito. Oh, yeah. Marami pa doon, iba-ibang amount. Nagdaan kasi ako doon sa ano eh. Sa... hirap buksan. Nakakatuwa yung kind of ng dahon nila. Dahon ng... ewan ko anong klaseng dahon to. Ayan. Paborito ko to nung nandun, lalo na nung nandun ako sa Hong Kong. Iba-ibang klase yung nasa ano. Meron kasi silang festival nito eh. Tapos, pag festival nila sa Hong Kong, ano, ito yung kinakain namin ng employer ko sa bahay nila. Because of the celebration. Both festival yata ang tawag, oh. Parang kung sa ano, style siopaw, pero instead na harina yung gagamitin, eh, rice. May kwento nga daw to eh. Yan. May karne siya sa loob, pero parang kailangan ibalik ko sa... okay na pala. Parang... mamaya hanapin ko sa internet yung boat festival sa Hong Kong na sineselebrate nila. Kasi may istorya daw to eh. Kaya naging famous ito sa kanila. Ang sarap. Kasi lumalasa yung ano yung dahon. Parang sa atin yung binalot sa dahon ng saging na
pambaon nung bata ako, ganun. Binabalot ng nanay ko sa sage. Tapos yung ambango, di ba? Oo, anak. Nagba doon ng kape yung ano ko. Parang kailangan talaga ano kasi may matigas pang parte eh. Kasi frozen siya eh. Ang sarap. Nakikuli sa microwave para mas mainit. Yung anak ko naman, nagluluto siya nito. Bacon. Eh sabi ko mamaya siguro yung egg sa akin. Sa microwave. Init. Oh, sobrahan naman sa pagpapainit ko. Yan. Totoo yan na every gising, every pagmulat ng mata ko sa umaga, I'm so thankful na ginising ako ni Lord, na namulatan ko na naman yung mundo natin. Kahit pa may pandemic, masarap pa rin ang buhay. Yan yung sinasabi na life is too short. Lahat ng bagay na tumarating sa buhay natin is dapat pasalamatan. I am so thankful ngayong umaga. Natikman ko na naman to. Ngayong umaga, naisip ko na I am really so blessed. You know, kita ko yung mga anak ko, something like that. Parang ang gaan-gaan ang pakiramdam kung maisip natin na napakaswerte natin dahil nagmulat ulit ang ating mga mata. Kasi syempre, tas nang pag-check ko sa Facebook, one of my friend, her mom passed away. But for me naman, it's like lahat naman tayo pupunta doon, yun nga lang, syempre. Pero siya, sa base sa message niya, she's really thankful kasi 105 yung nanay niya. 105. She's so blessed. Ika nga, may mga ano na, may mga hangganan talaga ang buhay. Malakas man, kagaya ng alaga ko dati, yung alaga ko ay 100 plus din bago siya pumanaw. Wala siyang iniinom na maintenance except dun sa vitamin B12 na tinuturok sa kanya kada buwan, tsaka yung calcium. Pero pag dumating na talaga yung hangganan, kahit may sakit ka man or what, darating at darating. Kasi I was with her nung dumating yung time na oras niya na. Webes, kumain pa siya, naubos niya pa yung whole meal niya. Pero hindi na siya nakakanguya, kaya ang kanyang pagkain, yung sabihin na natin parang sa baby, na pureed. Naubos niya pa yung whole meal, that was Thursday. Friday, half na lang. So, said, bakit kaya? Tapos, syempre, kahit hindi naman natin pwedeng pilitin kung talagang hindi na kaya, diba? So, stop. I just give more water. Yung water niya tiken din. So, ayun. I'm so sad kasi before nitong video na to, meron pa akong napindot na ano, may video na ako ahead of this na about 3 minutes. Kaso nagkamali ako ng pindot, hindi ko na save. Eh, very inspirational pa naman yung mga sinabi ko nung una yung doon. Yung bang I feel so light because when I nabuksan ko yung uli yung mga mata ko, ibig sabihin, it's another blessing na buhay tayo, humihinga tayo sa mundo kahit pa sa pandemic na to, kahit pa yung bang maraming gusto, syempre, normal lang sa atin na mamara-mara pa tayong pangarap, pero yung maging kontento ka kung sa anong meron tayo, kontento ako kahit pa marami tayong bayarin, ang mahalagan meron tayong trabaho na nababayaran natin, ganun. Nakwento ko dun sa uno kong video na so blessed na may isa kong kaibigan na nabasa ko sa Facebook. Pagka-check ko ay pumano yung ina niya.
pero ang message ko lang is nasa maganda na siyang mga kamay kasi lahat naman tayo ng lahat ng tao pupunta doon, may hangganan dito sa mundo, something like that. Pero dahil sa nakita ko yung yung way na paano siya pinalaki ng mga magulang niya, she's so thankful sa mother niya, sa mga bagay na nangyari. Tapos yun nga na na-mention ko nga na naging worth talaga yung pag-alaga sa kanya ng nanay niya, something like that. So, and so amazing. 105 yung mother niya bago pumanaw. So, sa haba ng panahon na yon is so good na makasama mo ng ganong kahaba ang mga magulang, ang magulang mo, diba? So, pagbukas ng mga mata ko, pinasalamatan ko ulit na nagbukas ang nung dito ako makasama ko ulit ang mga anak ko, something like that. Because hindi natin alam ang buhay, diba? By the way, itong pagkain ko ay so tasty. Kasi meron siyang itlog na pula, meron siyang pork, tapos binalot siya sa ganitong klase ng dahon. Hindi ko alam kung anong ano to. Yeah, ang bango-bango. Ang bango. Tapos binigyan ako ng anak ko ng kape. Yan, ang dapat natin mga pasalamatan, ang mga biyaya ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Every gising, every mulat ng mata ko, bago ako matulog, malayo kasi ako sa atin, sa pamilya natin, sa magulang ko. Nag-iisa na lang yung magulang ko, inay ko na lang. Bali yung father ko, pumanaw siya ng hindi ako nakauwi kasi nanganak ako dito sa bunso ko. Nanganak ako ng August 31. Tapos habang pagkalabas ko ng delivery room, nakatanggap ako ng message, pumanaw na yung tatay ko. Sa atin ay September 1. So, siguro oras lang ang pagitan actually. Kasi alauna ng madaling araw, yun ang August 31 eh. August 31, tapos sa atin, September 1. Parang talagang oras lang. Wala pa siguro ng isang oras. Eh, mga 12 hours, by that time, 12 hours ang pagitan eh. Like kung dito, alas 12 ng gabi, sa atin alas 12 ng madaling araw. Ay, tanghali. Ganon. Kasi by August yun eh, still summer, magpo-fall pa lang. Ibig sabihin, yung 12 hours difference lang talaga ang Pilipinas dito sa Canada. So, nanganak ako, siguro pumapanaw siya ng, pero sabi yung mga alas 6 ng umaga eh. Alas 6 ng September ng alas 6, siguro mga 5 hours pala. Ako naman ay nanganak ng August 31 ng alauna, imedya ng madaling araw. So, yun. Tapos ngayon, syempre, isa na lang yung mother ko. Tapos, hindi malayo ako. Hindi ko siya nakita. At ang matigas ang ulo ng nanay ko. Pero, hindi yung, labas pa siya na labas ng bahay. Pwede naman siyang mag-alaga ng kambing malapit dun sa may sa amin. Kasi meron tayong nabiling maliit na lupa na wala pang bahay. Lupa lang. Na may maraming mga damo. Pwede siya doon magpatayo ng maliit na kural ng kambing. Pero ayaw niya. Gusto niya doon sa Bulbok ba? Bulbok, Taal, Batangas. Bukid, sa bukid. Yun yung lupa ng mga magulang naman niya, na namana niya. Doon siya nagpatayo ng maliit na kural ng kambing. Imagine, mula sa amin. Pero ngayon, inahatid sundo siya ng kapatid ko. Kasi nga, di ba, pandemic bawal eh. Nakakalusot siya kasi tagaroon siya, kilala siya. So, satid siya ng umaga ng kapatid ko, sunduin siya ng hapon. Yun. Pero bisan, may pagkamatigas din ng ulo, nakakapunta pa ng Lipa. Siya lang mag-isa, tumatakas. Hindi namin alam may nakakita sa kanya papunta ng Lipa. Nasa Lipa siya. Napicturan siya ng kamag-anak namin, pinadala sa pamangkin ko. Grabe. Yun nga, napicturan siya ng naglalakad sa Lipa. Ay, yung kamag-anak namin nasa jeep. Minya parang si Ate Gloria yun ah. Pinicturan, pinadala sa pamangkin ko. So, papanik kami, bakit ka mo? Mahina na yung pandingnig niya. Siguro may some time. Ate, patingin.
pakita ko. Ito yung ginawa masterpiece ng anak ko. Ayan. Ayan. Yan yung breakfast niya. Eh, sabi, tinatanong niya kung gusto ko, pero sabi ko hindi. Ubusin ko itong ano, itong binili ko. Kasi nga nag-craving ako. Konti na nga lang eh. So, yun. Mahina na yung pandinig niya. Ano yung, ang alam ko, 85 years old na siya. 85 years old na siya, tapos mahina yung pandinig niya. Siyempre, hindi siya ganun, medyo payat na siya. Ngayon, sinasabi namin na, ba't pa kayo pumunta doon? Sa anong ginagawa niyo doon? Ba't pa kayo tumatakas kung may gusto kayong puntahan? Ano? Eh, yung pala, yung isang kapatid, eh, meron kaming kamag-anak na umuwi. Ngayon, sabi niya is ano, nalaman niya na sa amin sa Pilipinas. Kay kamag-anakan nga ng inay. So, nakausap sila na, oh, gantong araw ako babalik ng Canada. Tapos, nalaman ng kapatid ko na naandito, sabi niya, pabili daw siya ng kalamyas na tuyo kasi masarap yun sa sinaing na tulingan, diga. Tapos, merong konting taba ng baboy sa ilalim. Oh, sarap magluto ng kapatid ko. That's in. Ngayon, ewan ko ba, kasi nga siguro, sarado ang mga, ano, tsaka yung oil, yung parang El Shaddai oil, yon sa El Shaddai, yung mga, yung ano, blessed oil daw yon. So, dun siya bumibili, kaya siya nagpunta dun. So, kung kamyas lang, meron naman dun sa amin sa palengke, di ba? Pero yung binibiling El Shaddai oil, yun ang pinuntahan niya sa Lipa. My God! So, panic kami kasi sabi namin, puntahan nyo kaagad kasi baka, ano, baka, you know, hindi natin alam ang panahon. Ayun. Sina, parang na-mention ko na, oh, kasalanan mo naman pala, nagpabili ka pa. Ang pinapabili lang daw ng kapatid ko, yung kamyas na tuyo. Eh, ngayon, naisipan ng nanay ko na, ano pa, padalhan pa siya ng oil, kaya pumunta siya doon. So, 85 years old, ayun na namin siya lumalayo. So, yun ang lagi kong prayer sa kanya. Na, ano, buti na lang at may kapatid ako doon, naghatid sundo sa kanya. Pero hindi na namin siya mapahinto dahil naranasan namin na patigilin ko siya nung ang mga anak ko nandun pa sa Cavite. Pinapunta ko siya doon. Pinagdun kasi para magbantay ng mga anak ko. Ano, nagkasakit siya. Wala pa siyang 2 months, nagkasakit siya. Tumaas, nagba-blood pressure siya. Nung mga 2007 ako pumunta dito. 2005, walang magbantay ng mga anak ko. Nandun ako sa Hong Kong. Ngayon, 2007 pala. Bumalik ako ng Hong Kong. So, ang inay ang iniwan ko sa mga anak ko. Tapos, wala pang 2 months, lagi siyang may sakit. Ay, yung high blood siya, ganon. So, sabi ko sa anak ko, sige, dala mo yun sa doktor, ganito, ganito. Tinanong daw ng doktor kung ano ang dati niyang trabaho. Yun nga, dati nga, di ba, na-mention ko na merong, nagpupunta kami lagi sa palengke. At saka dati nagpupunta, yung kalakasan pa niya, pumupunta kami sa iba't ibang lugar, nagtitinda kami ng panod siya, something like that, saka bukayo. Tapos, nung hindi niya nakaya, sumasama siya sa mga kapatid niya na yung nagbabarter system. Dadala siya ng mga sabon, ng mga pagkain, ng mga noodles. Tapos, pupunta siya ng mga liblib na lugar sa Cavite, Alfonso. Tapos, kapalit ng mga goods niya, mga sabon, mga dilata, kape, something like that. Kapalit, butil, yung ano, kape. Kasi alam nila yung oras ng anihan ng kape. Yung kape na yun, bibit-bitin niya, ganan. Tapos dadalhin niya, iuuwi niya. Minsan, ibebenta niya dun sa amin sa Lemery. Mas malaki ang kinikita niya. Halimbawa, siguro, kung sabi niya, kumikita siya ng mga 200, something like that, mga panahon na yun, malaki na. Yun ang trabaho niya. Yung, ang katawan niya is, sa pag-alis ng bahay, hindi siya yung nanay na makatigil sa bahay. Kaya yung nanay na lumalabas ng bahay, gumagawa ng paraan ng hanap buhay para ipakain sa amin. Yun yung trabaho niya, bata pa lang siya hanggang sa kahit nung at the end nagtitindan lang kami sa palengke, yung buhat-buhat din ko na sanay ang body niya sa mga gawain parang panlalaki. So sabi ng doktor,
nung nag-stay siya dun sa bahay namin, ibalik daw sa dating ano, ibalik daw sa dating nakagawian. So yun. Ang naging ano niya, nag-alaga siya ng baka, binilan siya ng baka ng kapatid ko. That was so many years. Eh, ngayon, binenta niya na. Tsaka malaking baka, hindi niya na kaya hilahilahin. Kaya kambing na lang. Pinagawa namin ng kural ng kambing doon. Pero hindi namin siya mapigil na doon sa malapit na lang sa amin, yung tawid daan. Sa kabilang ano, may lupa doon, ayaw niya doon. Talagang doon, gusto niya doon sa lupa niya sa bulbok. Kaya pinapanalangin ko na lagi siyang safe every morning. Yun. Sabi nga namin, bakit kailangan niyo pang maganan? Siyempre, may mga anak na siya sa abroad, ika nga sinasabi ng tao, ano, kaya naman naman ito si Gloria, eh, may mga anak na sa abroad, eh, todo trabaho pa. Hindi dahil nagtatrabaho siya para kumita ng malaki, kundi naging hobby na lang niya, yung magpastol ng kambing, yung kumuha ng hatak-hatak niya. I think, 4 yata ang kambing niya ngayon. Papanguha niya ng damo, something like that. Doon siya kumukuha ng lakas, yung energy niya. Nandun. Kasi pagtitigil siya sa bahay, nagkakasakit siya. So, sabi ng kapatid ko na matanda, namin niya, pagbigyan na kung saan siya masaya. Kasi, hindi natin kayang ibigay. Kahit bigyan mo pa siya ng 10,000 buwan-buwan, which is aanhin naman niya dahil nga may ano siya. Yung kapatid ko ang nag-ano ng budget nila. Tapos may, ayan, pantay ako sa ano anak yung, ano, sa atin, STL ba yun? Weteng. Sabi niyo, ganito nagagastos ko sa loob ng isang araw, mahigit na 100, ganyan-ganyan. Sabi, so kami dalawa ng kapatid ko nandito, okay, eh, may budget ka. Sabi ko, sige, budget niyo 4,000 para dyan. So, kung tutusin, hindi niya na kailangan magtrabaho. Pero, hindi nagtatrabaho siya, nag-alaga siya ng mga kambing, hindi para sa pagkita. Kundi yun yung parang hobby niya na ngayon na doon siya kumukuha ng energy para naging malakas yung pangangatawan niya. Something like that. So, yun. Lagi ko na lang pinapanalangin na lagi ligtas siya. Eh, pandemic ngayon. Sabi namin, huwag kang maglalapit kung kani-kanino. Mag-stay ka lamang dyan sa maliit mong kubo. Something like that. So, life. That's life. Na, doon siya masaya. Doon din kami masaya. Ang ano lang namin eh, ako, panalangin ko na lang lagi sa kanya, lagi siyang nasa mabuting kalagayan. Ganun yun, kasi dito nag-aalaga ako ng matanda, tapos doon, hindi ko naman siya naalagaan, kasi andito kami, andun siya. So, ang magbibigay ko lang talaga sa kanya is dasal na lagi na siyang nasa mabuting kalagayan. Ganun ang buhay eh. Kasi kung nandun naman kami sa Pilipinas, gusto namin siya makasama, hindi naman namin kaya yung kagaya ngayong pandemic. Simple lang ang buhay namin. Saan naman ang magtatrabaho doon? Tapos sa mga anak ko, nagka-college, syempre, mag-aaral, kailangan natin ng financial. So, kahit dito, hindi kami mayaman, normal lang, kita nyo kinakain namin, mga isda din, ganun. Pero mahalaga dito, napapaaral namin yung mga bata. Napapaaral namin, something like that. Kasi dito, may tulong ang gobyerno. Pwede mangutang mga bata, tapos bayaran later. Yun. Yeah, very thankful. Very thankful. Yun, natutuwa talaga ako yung sa pagbus ng pagkain ko. Sa subo na lang ako, dalawang subo. Sa dami ng napagdaanan na hirap, you know. Ang mahalaga lang is, maging masaya tayo sa kung ano meron tayo. Huwag tayong gumastos ng sobra-sobra sa kinikita natin para hindi tayo magka-problema. So, saka minsan, yung na ipaunawa natin sa mga kasama natin na nasa Pilipinas, na hindi porket nasa abroad, eh, maraming pera. Kami, normal lang. Kung anong kinikita namin dito, yun din ang gastos namin. Kaya kung makatulong man kami sa Pilipinas, mayroon ganito, hindi din ganun kalaki. Kasi ayaw namin ng utang. Ayaw namin ng utang. Kaya, kahit yung asawa ko, hindi siya masyadong, well, normal lang yung padala din niya sa nanay niya, na ipinapaunawa din namin na hindi ganun kalaki ang pwede namin ipadala. Basta mahalaga, may buwan-buwan na dumarating sa kanila.
ako naman, budget lang talaga, yung pantaya lang sa loto, sa STL lang napapadala ko sa mga magulang ko, sa magulang ko, kasi nga isip naman namin na mabait kasi masyadong nanay ko, yung pag may mga kamag-anak siya na hindi ano, bibili siya ng bigas, yung pera niya, bibili niya ng bigas, pamimigay niya. Sana sabi ko naman sa nanay ko na huwag niyong pamihasanin kasi nay, alam kong matulungan kayo para kayong si Robin Hood. Huwag nanakaw kayo, hindi naman, sorry. Yung pera namin binibigay sa'yo, instead na gastusin yung para sa sarili mo, ibibili mo, ibibigay mo sa kanila. Pero ang nangyayari kasi, pag nakita ka, nakadepende sa'yo. Kaya hayaan mo lang. Siyempre, pag may Pasko, magbigay ka ng pamasko. Pero yung hindi, ano, may naman ng nanay ko, okay naman daw. So, yun ang ating Miyerkules, yung share ko sa inyo kung how thankful I am dahil nabubuksan uli natin ang ating mga mata sa araw-araw. Maging contento tayo sa kung anong meron tayo. At saka, ipagdasal yung sa kagayo ko na malayo sa magulang, lagi na, lagi ko siyang kasama sa aking mga dalangin na maliligtas siya. Ang mga anak ko, ang mga kapatid ko, ang mga pamangkin ko, lahat. Lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. At sana matapos na itong pandemic na to para makabalik tayo sa normal. Para maging masaya uli ang pamumuhay natin. In the name of Jesus, amen. Bye! Okay.